life are either right or wrong. Ang iyong mga pinipili sa buhay mo, isa lang ang tama dyan. Isa lang ang tama dyan. Kaya nga sinasabi natin, may karapatan akong pumili sa gusto ko. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ang mag-guide sa atin. At kapag tigas ulo mo, sigurado mali ang mapipili mo. Marami alam na mali, ginagawa pa rin. Kaya anuman mangyari sa buhay mo, wala kang sisihin. Kundi sarili mo. Kasi may utak ka. At ang utak na yan, Diyos ang nagbigay. Ngayon, kapag tigas ulo ka, alam mong mali na mag-drugs. Alam mong mali ang uminom ng daanap. Alam mong mali ang manigarilyo. Alam mo na mali ang relasyon na pinasok mo. Pinersa mo ba? Alam mong mali ang umibig sa kapariho mo. At pinersa mo ba? Pinabangga mo ang salita ng Diyos. Alam mong mali ang magsugal. Tinutuloy mo ba? Kaya tandaan po natin mga kapatid, your choices in life are either right or wrong. Life or death, it will ruin or it will build your life. Upoy din ang tinatahak mo ngayon, masarap, pero patungo sa ikakasira mo. Upoy din ang tinatahak mo ngayon, may sakripisyo, pero ang patungo doon ay buhay na walang hanggan. So, upoy din ang choices sa buhay mo, it will dishonor or honor God. Nakapagbigay ng parangal sa Lord o nakapagbigay ng dishonor sa Lord. May isang saying na sinasabi, enjoy now, then suffer later. Diba? Enjoy ka muna ngayon, then abangan mo na buhay mo patungo sa impyerno. Kaya, suffer now. May nagpipersecute sa iyo, kinukutya ka, naging distinct ka sa galaw ng lahat ng tao kasi gusto mo maging godly person, gusto mo na ma-please si Lord. You suffer now. May mga tao na hindi mo ma-please ang buhay nila, but you enjoy later. So dapat, nakita natin, nasa iyo ang choice. Nasa iyo ang choice. Proverbs 14 verse 12. Ang sabi sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. May daanan na ang tingin mo, ang sarap, ang ganda, masaya, pero ang patungo nito, kamatayan. Kaya, tandaan po natin, any choices we make, it's either will ruin our life or build our life. It's either you honor God or dishonor God. Kaya tandaan po natin, napaka-importante na mensahe ito. Be wise in your choices in life. Based dapat siya sa Word of God. Based siya sa mga godly people that surrounded you upang hindi kayo mapahangak, mga kapatid. Huwag tayo makinig sa opinion ng iba at huwag po tayong mamuhay sa insecurity. Tandaan po natin, only the Lord Jesus Christ can complete our life. Pero yung 50% hindi totoo, pati choices mo hindi rin tama. Kasi hindi mo maluloko si Lord. Si Jesus Christ, mas kilala ka niya kaysa kilala ko sarili mo. Tandaan natin po yon. Kaya ang mensaheng ito, maging aware tayo, am I a real follower of the Lord Jesus Christ?